Dinagsan ng mga gustong magparehistro bilang botante ang iba't ibang tanggapan ng COMELEC sa bansa. Hanggang October 31 na lang kasi ang deadline ng pagpaparehistro. Makibalita tayo kay Roland Umangay ng GMA Dagupan. First-time voter ang 18 taong gulang na si Crisel Fernando ng Tarlac City. Nagpatulong siya sa kanyang tiyahin para maisulat ng wasto ang mga impormasyong kailangan sa registration form. Tinutulungan niya na po ako kasi baka magkamali po ako eh. Sayang naman po yung form. Isa si Crisel sa daan-daang nakipagsiksikan sa tanggapan ng COMELEC Tarlac City kahapon na gustong magparehistro. Ganito rin halos ang sitwasyon kahapon sa COMELEC Camarines Sur. Inasahan na raw ng COMELEC officials na dadagsa ang mga nagpaparehistro habang papalapit ang deadline sa October 31. Tinatayag na sa 785,000 ang qualified voters sa Camarines Sur, pero 30% pa lang dito ang registered at validated. Kaya nananawagan ng COMELEC sa publiko na magparehistro na para hindi masayang ang boto. Sa mga COMELEC office, may nakalaang priority lane para sa senior citizen, buntis at may kapansanan para hindi sila mahirapan sa pila. Nagsasagawa na rin ang COMELEC ng registration sa mga barangay tulad sa Cebu City. Ito ay para mapadali ang proseso at hindi mapuno ang COMELEC office tulad ng nangyari kahapon. Unani ni gidaghan nun, magkadaghan pa ni Commission Election cannot kuan accommodate kay limited naman ang ato ang kining machines na to. Pwedeng magparehistro bilang bagong butante ang mga edad 18 o magiging 18 sa araw ng eleksyon sa May 13, 2013. At dapat isang taon ng residente ng Pilipinas at 6 na buwan ng residente ng distritong pagbubutohan bago ang eleksyon. Sa mga bagong registrant, magdala lang ng birth certificate at valid ID. Dadaan sa validation ang registration. Magpapadala ng notice ang COMELEC para kumpirmahin kung rehistrado ka na. Hanggang October 31 lang din ang pagpapareactivate ng registration. Para ito sa mga butanteng hindi nakaboto sa huling 2 eleksyon. Sa huling tala ng COMELEC, nasa 47.7 million ang registered voters. Roland Umangay, Nagbabalita, Pilipinas.